Kain tayo. Ito. Yung anak ko. Kulam ko guys. Ayan o. Paksiw. Na bilong-bilong at saka ano, pupo na gulay. Kain tayo na. Medyo tanghali na kasi. Init. Up. Ayan lang na. Ayan. Mamaya, kasain ka naman eh. Nandal na kita. Yung aso ko na ano yung muso niya sa misa. Ayan. Mausok-usok pa yung gulay ko na ano. Opo. Ayan lang. Talaga guys kasi kami tayong ginagawa maghapon huwag ko kumain malinis pa ako ng imbornal ulit ang aso ko gutom na rin. Maya kakain ka. Masarap talaga ang pagsiyo. Ngayon kasi kagabi ako sa mga ano sa mga tatanda sa YouTube naalala ko ang nanay ko pumunod ako na guys kasi ang mama ko ay kut na nga lang naiyak ako maya kagab kumain ang mama ko kasi guys dati ano tumakbo ang aso ko ang mama ko namatay hindi kami nakauwi ah naman sa nakita ang nandun lang sa amin mga kapatid kong lalaki kasi huwag sa malayo pamasahe mahirap pala ng ganun guys parang halos mabiyak ang ulo mo sa kakaisip tapos guys sa uling sandali ng mahal mo sa buhay hindi mo nakita kasi walang wala talaga no 2011 yung guys eh June ay hindi pala November 2011 panaginip ko na lang siya na ano. Narinig yung sis niya. Panaginip ako. Kasi parati ako nag-ano. Sumama yung gulong naman natin. Sabi niya. Ang tawag niya kasi akta akin. Miyak. Miyak. Parang mag-alala na. Muna akong alalahanin kasi sabi niya. Tapos na daw ang obligasyon ko sa kanya kasi patay na raw siya. Pagkagising ko lalo ako. Pero guys, bago yung mamatay, may sarap na siya siguro. Pero hindi ko pa alam. Pero bago yung
Umuwi kami noong 2011. Ilang daan ko pa yung dalawang linggo kami doon. Sinanda kong lupa ko. Hanggang hindi pa nga natutubos. Never. Noong ano na yun? October. Ay, tama no. Hindi pa. Katapusan na lang. Siguro mga first week ng ano, November. Nag-remedy ako. May sasabihin siya sa akin. Ang naano ko lang, ang na, tandaan ko lang kasi umuwi ang papa ng anak ko. Kasi dati, parati pa yung umuwi, ngayon hindi na. Kumato. Sa panaginip ko guys, iyak ako ng iyak. Pero sa pagising ko, iyak pa rin. Umiiyak talaga ako. Basang-basa lang ganito ko, tsaka yung unang ko kasi nakatagilid ako. Dalawa lang kami ng anak ko doon sa bahay na yun na itirahan namin. Tapos wala pa halos kami mga kapitbahay. May mga kapitbahay. Kasi wala lang mga tao. Bahay. Sali ko lang walang tao. Sabi, mga tao. Binarapan lang may tao. Tapos, may sasabihin pala sana siya. Ang ano ko lang, ang natandaan ko lang. Kasi nabi niya, kasi yun ang natapos niya eh. Sabi niya, miyak, hindi na tayo magkikita ulit. Yun lang. Tapos, meron pa sana siyang sasabihin, hindi ko naman hintindihan. Insakto, kumatok ang papa ni Ian. Maraming katok na daw yun. Ang lakas-lakas. Nagising ako, tapos kinabahan ako para ako nga balik sa normal. Tapos, akala ko, parang ano lang, umiiyak ako pala, basang-basa na pala yung unang ko ng luwa ko. Magulo talaga. Gumagalit talaga ako guys. Sa panaginip ko. Dala ko pa pala hanggang sa pagising ko. Kasi, pagbukas ko ng pinto, siguro mga alas 11:30 na yun, kumakatok ng asawa ko. Kasi kinabukasan, ano niya, kunin. Hindi na siya, pagkagarahin niya, umuwi na siya sa bahay. Wait pa yun. Sabi niya, oh, at kaiyak ng iyak. Ako, hindi ko wala alam guys na umiiyak ako. Umahagulgul pala ako. Sabi niya, oh, ano ba nangyari? Sabi ko, umahagulgul ka. Tsaka lang ako natawan. Pero narinig ko ang pagkatok niya. Pero hindi ko alam guys na umiiyak ako. Nawa. Malaking mama ang asawa ko. Malaking katamang taba. Medyo mataas eh, maliit naman ako guys. Binuhat niya ngayon ako, niyakap niya ako, sabi niya. Sabi niya. Huwag na raw ako umiyak, tama na daw. Kasi, kung yung napanaginipan ko daw, kung totoo man yun, meron daw ako doon mga kapatid. Hindi raw ang mama namin pagpapayaan. Kasi guys, niyak lang ako guys. Hindi na. Kasi guys, dati, namamasukan ako ng katulog. Lantok pa lang ako. Kasi pangarap ko talaga, karoon kami ng sariling bahay. Kasi, alam niyo naman sa summer, bagyo, tuwing taon-taon yun, bumabagyo. So, second taon yun siya, hindi lang dalawa, tatlo, bumabagyo. Ang bahay namin, palibad sa wala kasi kaming tatay, nagkaroon kami ng stepfather. Sa barilang salita, hindi rin, ano, hindi naman kami niya kaya, ano, kasi mayroon din siya, ano, pangangailangan sa sarili niya. Pag nag-iba ang bahay namin, nagkubo-kubo. Ang ano naman, hindi naman yung totally na may adib naman, pero kubo lang talaga sa guys. Tapos, ano yun eh, 2,000 undang. 2000, ano yun eh. 1984, ilang taon pa lang ako noon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako uwi hanggang wala kaming bahay. Ayun. Nagisigap-sigap. Pero noong 86, umuwi ako sa amin. May bahay si mama. Kaso nga na, yung kukulang bere yung maghalig eh. Kasi siyempre, sandali lang yun. Tapos noong 86 na yun, nakabalik ulit ako dito. Nangutang ako ng pamasahe. Alam nyo guys, ganito pa yun.
nag-utang ako, naghiram ako sa kapatid ni Mama. Alam mo naman yung pera sa hindi nila ako pinahiram. At ako po ng utang, tapos nung sa Madrid sa anong to, ng 86, 87, nakapagtrabaho naman ako sa Pangulo. Iyan umayos ang buhay namin hanggang sa kabilang ko sa Pangulo. Nang ano, napatayo ako ng bahay, yung doon na yun, umayos ang buhay namin nung nakapagtrabaho ko sa Pangulo. Kasi, ay talaga naman guys, ang gabi ginagawa ko ako. Hanggat may nagpapalinis, may nagpapagupit, may nagpapagulot, may nagpapakulay, ginagawa ko yung minsan pinapagalitan ako ng may-ari ng parlor, yung amo namin. Kasi sobra-sobra na daw ang trabaho ko. Ito iniisip ko naman, gusto kong magamit ang pangarap ko para sa magulang ko. Ayun naman, nangyari naman. Ayun. Kaya siguro ang nanay ko bago na yun nangyari, sinabihan niya ako na huwag na ako mag-alala sa kanya kasi nga patay na siya. Pero siyempre, magulang mo, tapos nawala, hindi mo nakita. Hindi po pwede, hindi maalala. Kaya guys, pag ano, yung magkaroon lang ako ng sobra-sobra sa pangangailangan ko. Nabira, gusto ko sila ipag-ano sa anniversary nila. Kasi nalaman namin, na umuwi kami ng 2018, nalaman ko na ang anniversary pala nila ng nanay ko, tsaka tatay ko, ikinasal. May 7, 55. Kasi tinanong kami, hindi namin na alam yun eh, na kumbaga na ano lang namin yun, na laman lang namin, kasi nag-uwi kami ng 2018. Nag-ano kami ng birth certificate, kasi wala kami, hindi kami nakano sa sinso. Sa sinso, hindi kami inano sa ano ni Mama, hindi kami inano sa birth certificate, hindi namin inano doon sa sinso, hindi kami ipinasok doon. Gano'n kami doon sa munisipyo. Ay, sabi, ah, ilang taon na ba ang kapatid yung panganay? Sabi namin, 1969, pinanganak. Ay, 1959. Adi, ang taon ng 57, 58, tiningnan nila, ay nandoon sila Mama sa 58. Kaya nalaman namin, ang anniversary nila, May 7, 1958. Kaya, kung yun ay maano, yung pangarap ko, sus guys, yeah, ano ko yun, doon ako sa probinsya. At saka ano na siya ngayon, ang tatay namin 1975 yata namatay yun, maliliit pa rin kami, yung bunso namin kapatid na dito, 2 buwan pa lang yun. E ngayon ilan taon na ang kapatid ko, 46, 45, parang ganyan. Tapos ano, ang tatay ko naman, February 17 ang kamatayan. Ang mama ko, November 20. Kaya, bali 9 years na ang nani kong patay. Magti 10 years na ngayong November. Kasi tutok sa television. Ubay guys, naiano ko na rin yung, ano ko, yung nararamdaman ko sa inyo. Kasi, alam niyo, ang bigat-bigat talaga sa puso. Sa dibdib. Minsan, bigla na lang ako umiyak. Nagtatanong minsan ang anak ko. Bakit mama? Sabi ko, wala. Ganunan. Bye guys. O shout out na lang pala lahat sa mga nanonood. At saka sa lahat po na hindi pa nakanood, please po panoorin niyo po ang aking YouTube channel at i-subscribe niyo po ako at like at i-share. Maraming salamat po. Hanggang sa ano, si ano po, at shout out na pala sa lahat kay ano, kay Marisal Tambos at saka kay pamilya ng pamilya Grabuso. Shout out na po lang po sa inyo lahat at saka dito po sa mga kapitbahay namin. Shout out po at saka malaki nanonood at saka mahilig po sa YouTube. Shout out po sa inyo lahat. Bye guys.